Hi mga kabakyard, welcome back to my channel. Ngayon ang ipapakita ko po sa inyo ay kung paano mag-install ng hand railings na stainless para sa hagdan. At ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-buffing. Bali, ito po yung gawa natin ng hand railings mga kabakyard. Yan. Ito, magkabilaan po to. Bali, ito, alisin natin tong huling dito. Yan, umpisan natin mga kabakyard. Bali, ang unahin natin yung poste. Tanim tayo ng poste dito. Tapos dito. Bali, tiktikin muna natin yan mga kabakyard. Ito yung gamit natin mga kabakyard. Stainless 304. Ah, bali, ang kapal nito mga kabakyard 1.5 mm. Ito yung gamitin natin sa poste 1.5 inches. Tapos ito yung pinaka hand railing. Ito yung pinakahawakan 2 inches. Ito naman yung pang design natin 1 inches. Tara mga kabakyard, umpisan natin. Ito ang unahin natin mga kabakyard sa unang poste. Gamitin natin itong kabilya na to. Nandito man lang to, kaya gamitin na natin pang palakas. Magtira lang tayo ditong 1 inch. Dapat 2 inch yan mga kabakyard, kaya lang medyo masikip tong ano nila, step. Yan. Tapos pangalawang poste natin mga kabakyard, bali hatiin lang natin yan. Nasa mga 7 step yan. Kaya lang 1, 2, 3, pang-4 maposte naman tayo dito. Kung gaano ka, anong distansya mo dito, eh, ganun din dito. Dapat pares yan mga kabakyard. Tapos pang tulong poste dyan na sa may kanto. Nabutas natin yung lagay ng puso mga kabakyard. Yan. Ito na yung unang puso natin mga kabakyard. Maswerte tayo may kabilya dito. I-welding natin ito mga kabakyard, siguraduhin natin na sa tamang hulog siya. Tapos dito rin.
Pag nasa tamang hulog ng mga kabakyard, pwede na natin yan i-welding. Bali, ang height ng poste natin, 1 meter. Pero nagpasobra tayo kasi magta-tiles pa rito. Ito yung gamit natin na electrode mga kabakyard. 2.0 mm. Yan, meron na tayong poste mga kabakyard. Yung unang poste natin, 2 inches, kapares yan ng gabay. Pero di na tayo maglagay ng elbow dito. Kasi may ano to, bula. Yan, ganyan yan. Tapos yung gabay dito na. Muli ang 1 meter mga kabakyard. Dito tayo magbase. Ngayon naman mga kabakyard, ang sunod nating ikabit yung pangatlong poste. Yan, pangalawa yan. Dito tayo sa pangatlo. Yan, dapat dito yan dapat ang pangatlo. Kailang masikip kasi yung space dito, kaya inatras ko na lang dyan para makaluwag-luwag. Kaya iba ang sukat nito mga kabakyard. Kung dito to ilagay ang poste, dapat pares lang doon ang height. Kailang ito, pag dito na parte, siyempre magdagdag tayo. Yung 1 meter, idagdag natin tong 115 ay 25 cm. Yan na isang step. Idagdag natin yan sa 1 meter. Yan yung poste natin mga kabakyard. Ang target natin 1 meter. Ilang may dagdag to kasi magta-tiles pa tayo, kaya nasa 103 to. Yan. Bali, ang target natin sa gabay, yung railing dito. Yan. Kaya yan yung parehasan natin dun sa taas. Maglagay tayong bara. Tapakan mo dyan. Hindi lang mag-slide. Ayun, kuha tayo ng sukat dito mga kabakyard. Yan, nasa 87 po ito. Galing dito sa itaas ng bara natin. Yan, 87. Kaya yan, 87 na yan. Yung sa ilalim po yan ang gabay. Kaya yung poste na ilagay natin doon, ganun din. Galing dito sa ibabaw ng bara, 87 cm. Dito tayo. Kaya yung poste na ilagay natin dito, kuha tayong 87. Yan, 87 plus
Yan. Bale, kailangan nating poste dito mga kabakyard. 109 cm. Di kasi yan pwedeng iparehas doon mga kabakyard, kasi yung pagkalagay ng poste dapat dito yan ang kaparehas. Kung dito tayo maglagay, kagaya doon, yan sa dulo siya. Yung dito din siya. Pares lang ang height niyan. Kailang nag-adjust tayo dito sa unaan. Kasi ang tama talagang lagay nung poste dito. Kailang masikip na tong lugar natin. Kaya nag-atras tayo. Kaya nag-adjust tayo sa height. Mas kailangan nating mas mahaba dito, mas mataas. Ganon din dito sa baba mga kabakyard. Pag nasa posisyon na, yan yung gap dito, dalhin lang natin dito sa taas. Yan. Sukatin natin yan. Yan. Yan din yung alisin natin. Galang, galang. Ayan mga kabakyard, nakating na natin. I-try natin. Try natin. Patong. Ayan. Dito, halos muna. Halos okay na. Ayan mga kabakyard. Bali, maglinis pa tayong konti. Gamitan natin ang grinding stone. Kasi di pa masyadong lapat. Mabawas tayong konti dito para ito maglapat yan. Pangit kasi mag-welding mga kabakyard pag may gap. Kaya siguro rin natin na lapat siya para maka-welding tayo ng mas maganda. Medyo pit na mga kabakyard. Ayan. Hindi man siya perfect pero pwede na weldingin yan. Ayan, i-spot na natin yan mga kabakyard. Magtira lang tayong mga 3-8 dyan sa taas para sa corona. Yung bula. Check lang natin kung nasa tamang hulog mga kabakyard. Yan, pwede na yan. I-spot na natin yan. Nakalagay na tayong dalawang poste mga kabakyard. Yan, medyo madali na itong sa gitna. Ito. Dito to. Yan.
Luag. Hindi dia saro. Ah, babaw. Maglagay na tayo ng design, mga kabakyard. Bali, ako ang ginagawa ko pag nag-cutting ng pang-design, naglagay ako ng kahoy na gagawin kong pattern. Yun kasi mas madali para sa akin. I-pares nyo lang yung kahoy sa hawakan. Yan, ganyan. Dapat pares ang angle niya. Yan, halos pares na. Yan, kukuritan na natin yan, mga kabakyard. Mamarkahan natin. Yan, ganyan lang. Yan. Ito dito. Yan. Hindi nakita yung marka. Sige. Tapos yan na yung sundan natin sa stainless. Yan. Ali, yan yung marka. Yung gitna mo. Yan. Yan, i-parallel lang natin, mga kabakyard. Tapos, yan yung guhit. Yan, sundan lang natin yan. Yan, yan yung angle niya. Tapos dito rin. Yan na yun. Ay, ito yun. Yan. Iba man sa video. Yan. Yan, mga kabakyard. Katingin natin yan, pero lagyan ng nating alawan hanggang dito. Palagpasan mo lang. Dapat ito, mga kabakyard, naka-align dyan sa tile. Ayan yan. Yeah, dito yan nakasalalay.
para makuha natin to na naka-align dyan, dapat na sa tamang suka to, pwedeng ungabaan mo yung konti, siyempre lalagpas ka dito. Kaya dapat tamang sukat lang to. Ngayon dito naman, dito na tayo sa mga, dito na tayo sa last na liko mga kabakyard. Maglagay lang tayo ng elbow. Kailang halata na lagpas tayo mga kabakyard. Dapat dito lang to. Yung gagawin natin dito tayo magbase. Itong gitna na to. Yan, igitna natin dito. Yan. Ibig sabihin, magbawas tayo dito. Yan, markahan natin yan. Yan, dapat sa gitna itong mga backyard. Tapos ito, dito mo. Bawasan natin to. So, kung di natin ang bawasan, kalagpas tayo. Yan mga kabakyard, bali ganyan lang yan kasimple ang railings natin. Yan, yan lang yung design niya, apat na diagonal. Tapos lagyan natin dito ng bowl. Yan, patuloy lang natin yan hanggang sa taas. Ganun lang kasimple. Ipupulwil pa natin yan. Kunin lang natin yung sukat dito mga kabakyard. Umpisa dito hanggang dito. Yeah, ito na yun. Umpisa dito hanggang dyan. Yan, may marka na tayo. Markahan lang natin yung parting ibabaw niya. Tapos yung parting ilalim. Ito yung sa ibabaw, yung ilalim. Bali, sa ilalim tayo magbawas mga kabakyard. Yan, ganyan.
Kakatingin natin to. Yan, kakatingin natin yan. Nakat na mga kabakyan. Ganyan na itsura niya. Yan, balukutin natin yan. Yan, ganyan na yan. Tapos itry natin. Halos parehas na mga kabakyag. Ngayon ito naman sukatan natin papunta dito. Sukatin din natin dito. Yan, nasa mga 13.5 mm ay centimeter mga kabakyag. Kaya dito marka din tayo ng 13.5. Yan na yung 13.5 mga kabakyard hanggang dito. Yan. Yan. Katingin din natin yan. Yan, ito mga kabakyard yung nakating natin. I-try natin kung fit. Butas. Yan. Dito yan ilagay yung mga kabakyard. Ganyan yan. Bali, gawa lang tayong apat na ganito. Pwede natin to i-pull weld dito bago dyan ikabit. Ikabit na natin mga kabakyard. Dapat pantay po yan dyan. Kaya siguro doon natin nasa level to. Yan. Pwede na yan mga kabakyard. Oh, level na. Tagad mo, alisin mo ang kamay mo. Yan. Okay na. Ganun din sa sunod mga kabakyard. Gamit rin tayo ng level dito. Ganyan din. Para makuha natin yung tamang distansya pares dito. Halos na position natin lahat mga kabakyard. Yan. Habang nag-prepare doon sa design sa baba, na full weld na tayo dito sa taas.
yung mga joint na ganyan mga kabackyard, yan ang pinakamagandang i-full weld. Wala siyang gap. Medyo mahirap pag ganito. May gap siya. Nabubutas yan. Try natin dito sa walang gap mga backyard. Bali, nakasit lang tayo ng 60 amperes. Try natin. Hindi siya nabubutas. Kaya ipatuloy natin yan. Pag ganito mga kabakyard na malaki ang gap, yan, gagamit lang tayo ng pilir, yung mga tira-tira nating welding rod, yun na lang gamitin natin. Isit lang natin ng medyo mataas ang ampere mga kabakyard, mga 100. Sa paglinis ng stainless mga kabakyard, yan nakita nyo yan, dot na yan. And kailangan natin yan na fill upan. Bali, i-welding ta uli yan, gamitan natin ng mas mataas na amperahe para mag-talsik yan. Kasi kahit anong buffing mo pag ganyan, di yan natatanggal ang at yan, siga fill upan ng welding. Pipila pa natin to. Mga to. Yan. Clock this naman mga kabakyard.
maker. Ilang ang nipis nito. Kaya ingat lang tayo. Yan, tapos na tayo mga kabakyard. Medyo nabot tayo ng mabilin. Thank you for watching mga kabakyard. Hanggang sa sunod na video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. And marami pa po akong i-upload na video. Yung mga matatanggap kong project. Gagawin ko po yun ng video.